Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ngayon nga ay napakadaming hindi ka nais-nais sa bagay na nangyayari sa mundo. Tulad na laban ng mga pamamaril na nagaganap especially dito sa US. At alam naman natin na gumagawa nga ng mga aksyon ng NBA sa mga ganitong bagay. Tulad na lamang noong nasa NBA bubble kung saan makikita mo ang Black Lives Matter sa loob ng court at ang mga statement na nakalagay sa likod ng kanilang mga jersey. Nakita din natin na iboycott ng mga players and coaches ang ilang games noong NBA bubble. At ngayon naman dahil sa gun violence, una na nating nakita ang matching shirts, sleeves, and practice jerseys. Ganun pa man, posible nating makita na iangat ng mga players and coaches ng aksyon sa usapin na ito. Tulad na laman ng pag-boycott ng NBA Finals. Ayon nga kay Jaylen Brown na isang effective strategy umano ang pag-boycott ng Finals upang makuha ang atensyon ng mga manonood na seryosohin ng mga bagay na ito. Habang si Steve Kerr naman ay ines at emosyonal na nagbigay ng mahabang statement tungkol dito, humingi nga siya ng panawagan sa mga senador na gumawa o baguhin ang batas tungkol sa mga baril. Pagod na nga daw siya sa paulit-ulit na moment of silence para sa mga inosenteng buhay na nasasawi. Ang statement na ito ni Jaylen Brown ay humakot ng iba't ibang opinyon, ngunit mostly nga ay negative. Hindi nakikita ng karamihan sa mga fans ang long-term effect ng pag-boycott ng NBA Finals. Ayaw din ng ibang fans na mga players na binabayaran ng milyon-milyon na sahod ay ayaw na maglaro ng biglaan na lang. Ngunit ang punot dulo talaga kung bakit hindi nila gusto na i-boycott ang NBA Finals ay ayaw nga nilang makancel ang mga pinaka-importanting game ng paborito nilang sport. So ayun nga po mga kaibigan, heads up lang ito upang hindi na tayo magulat kung bigla ang maboycott ang NBA Finals. Suportado nyo ba ito o isa kayo sa mga fans na hindi nakikita kung ano ba magagawa nito sa pagtigil ng mga hindi ka nais-nais na mga kaganapan? Habang si Klay Thompson naman mga kaibigan ay hindi nga nagiging maganda ang performance offensively sa first two games ng NBA Finals. Sa Game 1 ay gumawa lamang siya ng 11 points on 4 of 19 shooting sa field at 1 of 8 shooting naman sa 3 points. Noong Game 2 naman ay 15 points ang kanyang ginawa on 6 of 14 shooting sa field at definitely hindi nga yan ang nakasanayan natin na Klay Thompson. Sa isang interview matapos ang practice ng Warriors ay natanong siya tungkol sa kanyang hindi magandang performance. Ayon kay Klay Thompson ay salamat nga daw sa pagpapaalala sa kanyang hindi magandang performance. Ayon din kay Klay ay tuwing nagkakaroon siya ng shooting slump ay nanunod na lang nga daw siya ng kanyang mga highlights. Partikular na ang Game 6 Klay moments. Pumupunta lang nga daw siya sa YouTube at sinesearch niya ang Game 6 Klay. Ginawa niya pa lang nga daw ito kahapon dahil naaalala niya nga daw noong nasa kolehiyo sila, kapag nagkakaroon sila ng bad game ay pinapakita lang ng mga video coordinators ang kanilang magagandang performance. Si Klay Thompson ay isang malaking bahagi ng Warriors, kaya naman tiyak nakakailanganin nga nila ito kung nais silang magkaroon ng mga successful performance sa Game 3 and Game 4 na gaganapin sa home court ng Celtics kung walang boycott na magaganap. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!